A, B, C, D, E, F, G. Welcome back, amazing kids! Once again, this is Teacher Nico. At ang topic natin sa oras na ito ay tungkol sa pitch names. Ang melody ay isang mahalagang elemento sa musika. Ang mga tono ng isang melody ay nakasulat sa staff na binubuo ng 5 guhit o lines at 4 na puwang o spaces. Ang note ang kumakatawan sa bawat tono ng isang melody. Ito ay ginagamitan ng mga titik ng alphabet na A, B, C, D, E, F, at G. At ito ay tinatawag nating pitch names. Bago natin matutuhan kung saan nakalagay ang mga titik sa staff, atin munang alamin ang clef. Ang clef ay isang simbolong nakalagay sa unahan ng musical staff. Ito ang nagtatakda ng tono ng mga notes sa staff. Isa sa karaniwang simbolo ng clef ay ang G clef o tinatawag din natin itong treble clef. Atin ang alamin ang mga pitch name sa staff. Ito ang mga sumusunod na pitch name sa mga guhit o lines. E, G, B, D, at F. Upang mas madaling matandaan ang mga pitch name sa mga guhit o lines, lagyan natin ng salita ang bawat titik. E stands for every. G stands for good. B stands for boy. D stands for thus. F stands for fine. Every good boy does fine. Sabayan niyo ako. Every good boy does fine. Very good. Ito naman ang mga pitch name sa puwang o spaces. F, A, C, E. Upang mas madaling matandaan, basahin lang natin ang mga letra as in face. Tandaan na ang pagbilang natin ng mga guhit o puwang ay simula sa ibaba. Every good boy does fine. E, G, B, D, F. Face. F, A, C, E. Pagmasdan ang larawang ito. Ang maiikling guhit na makikita sa ibaba at itaas ng staff ay tinatawag nating ledger line. Ang bawat ledger line ay mayroon ding katumbas na pitch name. Ang pitch name ng ledger line sa ibaba ay C. At ang pitch name sa puwang o space sa gitna ng ledger line at staff ay D. Ang pitch name ng ledger line sa itaas ay A. Ang pitch name sa puwang o space ng ledger line sa itaas at staff ay G. Upang mas maunawaan, ating pagsamasamahin ang mga titik sa isang staff. Pagmasdan ang larawang ito. Ang mga notes ay nakalagay ng sunod-sunod simula sa linya, puwang, na nagsisimula sa baba, papunta sa itaas. Since ang pitch name ng ledger line sa ibaba ay C, kaya naman ang susunod na letra nito sa puwang ay D, E, F, G. At babalik tayo sa titik A, B, C, and so on and so forth. D, E, F, G. Hanggang makarating tayo sa letter A kung saan yun ang pitch name ng ledger line sa itaas ng staff. Karagdagang kaalaman. Kaya ang simbolong ito ay tinawag na G-clef. Dahil kapag ito ay ating iguguhit, magsisimula ito sa guhit na may pitch name na G. Kaya naman tinawag ito G-clef. Meron ka bang natutunan sa aralin ito? I-comment sa baba kung ano ang pitch name ng note na ito. Now this has been your most adorable teacher, Teacher Nico. Always remember to be amazing. Until our next lesson.